Amen, Brother Johnny. We have a Sir, maritig pwede panghinaan mo para tayo nasa chapel talaga. Parang pili ko may mga darang mga posisyon dito. At amen ba? Hindi ako sanay ng ganun eh. Anyway, Brother Johnny, meron tayong Summer Escapade. When is it gonna be? July 11 po. July 11 is, anong araw yung July 11? Sunday? Sunday. Saan tayo, Brother Jay? Clapton on Sea. Clapham Junction? Clapham Junction na? Kahiyayan ko. Baka Clapham in common lang yun. Ay, Brother Johnny, alam mo yung Clapham Junction? We used to live there in Clapham Junction. Diyan lang yung sa may malapit lang sa bandang Chelsea eh. Maganda kasi malayo-layo mga kapatid. Amen? At huwag naman kayong sa halagang 20 mga kapatid, huwag nyo naman pang hinayangan yon. Amen? So, July 11 is our first escapade. Siya sa Maribig, hinaan mo lang. Huwag mong patayin kapatid. Amen? Amen. Pinapatawa ko lang kayo mga kapatid because obviously, alam mo pagka ganitong madidilim, parang nakaka, alam mo yun, parang ayaw bumangon, ayaw, you know. Kaya, maganda mga kapatid na meron tayong icebreaker. Our topic for today ay pinamagatan kong how not to take things personally. How not to take things personally. When I posted it on my Facebook account, ang dami nag-i-email, daming pastor! Sir Don, attorney, ano ba yan? Pwede may live ba yan? Oo, live. Manood kayo. Para tuloy ako talagang nasa, para talagang may bukang malaki-malaki dito sa likod ko eh, kaya. Amen. How not to take things personally. I was reading the interview of Bill Gates. You know, Bill Gates. Ang dami ng mga rumors about Bill Gates. Bill Gates, there was a question to him, sabi ng interviewer, Bill Gates, you know what, in 1970s, blah, 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 you were studying in Harvard, blah, 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 you were called like this, you were called a nerd. Ikaw ay tinawag na isang sinto-sinto. Patay, nakikinig ba kayo? Amen. Amen. Si Bill Gates ay tinawag na sinto-sinto. Siya ay tinawag na sira ulo. Even William Defensor was called the brain damage. Kaya tawag sa kanya noon, Brenda. Kaya huwag kayo magpapangalan sa anak niyo ng Brenda. Di ba? Kasi pag ay, si Brenda. O kaya yung mga friends yun, tawag ko yung, oy, bro. Di ba? Yung mga bro. Oh. Oy, bro. Di ba? Yung mga bro. Because Bill Gates was saying this na Bill Gates sabi nung interviewer ng CNN, hindi ka ba na nagtatanong sa sarili mo na ikaw ay tinawag na nerd, tinawag ng sinto-sinto, tinawag ka. In fact, recently in the COVID, he was being tagged as the Antichrist. There were many claims made by the media that he is the promoter, the mastermind of the COVID, the injection, the vaccine, so that the whole planet will be vaccinated at para malaman kung nasaan tayo. So it is a wise move, apparently, of Bill Gates. And he was interviewed. Sabi ng tao, hindi ko na kaya dito. Sabi ng interviewer, hindi ka ba na aapektuhan sa mga sinasabi ng mga tao? Dati nerd ka, dati sinto-sinto ka, dati daw greedy ka. Ang sinasabi ng mga tao, ikaw daw ay ganito, ikaw daw ay devil, ikaw daw ay arrogant. Ngayon, ikaw raw ang hari, ikaw daw ang antichrist. Anong masasabi mo dito? I love what he said. Ang sabi niya, in this life, because obviously, in a person like me na magarito, $107 billion in asset, my company, Microsoft, is a very highly competitive, at naunawaan ko na marami talaga mga maiinggit. At naunawaan ko na marami talaga ayaw sa akin. But I like what he said, I don't take it personally. Prince Charles, every time
May papakita sa Prince Charles, sa mga TV, sa mga cardon, sa mga caricature. Ang ipapakita kay Princess, ang laki-laking tenga. Si Queen Elizabeth, a dwarf, a little 4'11 queen. But the good thing about these people, they don't take it personally. Another billionaire who said, Warren Buffett, said that, ang sabi ni Warren Buffett, if you will be angry, kung lahat na lang ng mga sasabihin ng tao ay magagalit ka, amen, lahat ng taong marinig mo, pupuntahan mo, hanap mo sa Gilbert. Hanap mo sa Golders Green, saan ang bahay niya? Sabi ko saan ang address. At mind you, may mga pupunta talaga. May mga tao talaga, hanapin ang bahay mo. Talagang, naku, ang hirap. Amen ba? Amen. Pero sabi ni Warren Buffett, if any negativity, negative words that you will hear from people and you will mind it, sabi ni Warren Buffett, one of the richest man in the world, sabi niya, you will never succeed in life because your time will be invested in looking and fighting these no-nonsense people. Amen. Why are you going to waste your time with people who don't matter? Wala silang pakialam sa mundo, wala silang alam gawin kundi manira ng manira. Amen ba? Your time is so valuable to invest and to waste your time with those people who don't matter. Amen? So, our topic for today is don't take it personally. Sabihin natin, I will not take things personally. Sabihin siya, kapatid, kapatid. Walang personalan, ha? Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah. Amen. Walang personalan. Kasi minsan, ang iba na may personal, eh. Tama, trabaho lang. Bakit? Kasi pag pinersonal mo ng pinersonal ang mga bagay, hindi ka uunlad. Because you are always saying, nasasaktan ako sa sinabi mo. Lagi mo kinakanta yung kinanta ni April Boy Rehino, sinaksak mo. Diba? Because when somebody says or does something and then you feel hurt, you feel neglected, you feel offended, nasasaktan ang puso mo, nasasaktan ka, you feel betrayed. But the truth is, Sister Charmy, the truth about it is not about that you feel you are betrayed, you feel you are insulted. You know what's happening? Ang nangyayari is, your ego, yung pride. Bakit mo ginawa yon? Amen ba? Nasasaktan tayo sapagkat may sinabi siya, may ginawa siyang hindi natin gusto. Nasasaktan ang ating damdamin dahil ang akala natin, we are not appreciated. We are not valued. We are not acknowledged. Yon ang nangyayari. Kaya sometimes pag nakarinig ka na masasakit na salita, your feelings and your emotions ay nagbabago because we are easily affected. But the question is that what you want? Kasi pag nasasaktan ka, lagi mo lang mag-aaway kayo palagi. Pag-ising lang ng asawa mo, lagi mo lang na mapangit ang gising niya. Tapos, masasaktan ka lang sinabi niya, buong araw, ilang araw na kayo hindi mag-aaway because of a simple word na akala mo ay sinasabi niya nakakasakit sa'yo, but you are taking it personally. At kapag pinersonal mo lang ang sasabihin ng asawa mo, ng pamilya mo, ng mga tao sa'yo, wala kang magagawang maganda. Hindi ka na makakapagtrabaho. Dahil uubusin mo ang mga bagay at panahon, nasasaktan ka. Kaya mahirap sa tao yung balat sibuyas. Amen. Hmm, ikaw ba yun? Amen? Ang nangyayari mga kapatid, when our ego takes over, kapag yung ating ego ay nangibabaw sa ating buhay, lagi tayong masasaktan. Lagi tayong ma-offend. Amen ba mga kapatid? You are gonna be fighting all day. Lalabanan mo lagi ang iyong oras, ang iyong panahon.
lagi kang in constant struggle to the rest of the world that will drain your energy. Amen. Mauubusan ka ng lakas. Umalis ka ng Pilipinas, ikaw ay ubas. Pagbalik mo ng Pilipinas, ikaw ay pasas at sampoy. Amen ba? Eh pag galing ka ng London, eh kayo maganda ang ating bansa dito. Tapos pag uwi mo ng Pilipinas, parang galing ng disyerto. Amen ba? Kaya, because maraming sakit at maraming pigati ang ating naranasan. Amen ba mga kapatid? But wouldn't it be easier, Sister Bebe? The technique is this. Wouldn't it be easier for you not to take things personally? Amen. As a lawyer, when I go to court, the home office or other prosecution, for example, sometimes I go to a criminal court now, the Crown Prosecution Office will say to you, you know what, your client is a criminal. What? Your client is a drug addict. Your client is this. Your client is an ENT. Your client is an overstayer. Your client is taking money from this country. Talk to you. You see? And that's what the other party says to me. But I say, do I take it personally? No. Because it's not me. He's just talking on behalf of the government. And when I talk to him, he doesn't take it personally because it's not him personally. When they say that my client is this, my client is that, I say, well, let's do our job. Let's go, let's get into the court and let's fight. But the technique is rather than you take it personally and you want it to be right, you want it to be respected, you want it to be valued, let them be whoever they want it to be. Don't insist to be respected all the time simply because you are this and that. That's why I like the United Kingdom. The United Kingdom, they don't like this mom, sir. Kahit mga manager, mga vice president, mga CEO ng kumpanya, you call them John. You call them Joseph. You call them Mark. Sa Pilipinas, pagka manager na, oy, naku, sir, sir, sir! Di ba? Parang manager, parang gusto sa nila maging manager sila. Kasi they aspire, they desire, they want it to be respected and adored and admired by people. But in the UK, don't like it. Pag tinago silang, ma'am, sir, they will correct you. Yes. Please don't call me that because, you know, I'm not like that. I don't like it. Just call me Sarah or Martha. Pero sa Pilipinas, palagi nating kiniklaim na laging tayo ay igalang. And that's the problem with people. Amen? When you are in constant struggle for people to appreciate you, you become frustrated. Igalang mo ko! Mahalin mo ko! Irespeto mo ko! Pag lagi mong dinimand, lagi mong hiningi ang paggalang, respeto ng tao, kahit ayaw ka naman irespeto, mapuprustrate ka because sometimes, there will be times na may mga tao talagang walang modo. Amen ba mga kapatid? Amen. Amen. When Jesus, in the book of John chapter 18, Jesus was asked by Pilate, by Pilato. Pilate said, are you the king of the Jews? And the question is very sarcastic. It's not that Pilate was asking who he is. The question of Pilate, the king, the governor of the Roman Empire, was asking who he is. Are you the king of the Jews? That's what the question. The question was sarcastic. Masakit ang kanyang pagtatanong. But what did Jesus say? Jesus said, well, that's what you said to me. He was not care. He doesn't care. He did not care about the sarcasm. Amen ba mga kapatid? Hindi niya, binaliwala niya yung mga tanong na yon. Because Jesus knew his purpose of coming to this world is to redeem, to go to the cross and die on the cross so that you and I will go to heaven. His job is not to answer all the sarcastic people. Amen mga kapatid? Amen.
Because sometimes people, out of jealousy, out of envy, minsan naiingit na lang sila. Hello? Minsan maiingit na lang sila, at minsan yung pagsasalita nila, it's not about you. It's not about me. It's about them. People will insult you, not because of you, because it's them actually. They have a problem to themselves, for themselves, and they are looking for someone. Hahanap lang sila ng masisira, hahanap lang sila ng butas, hahanap sila ng shock absorber. Do you remember that dump truck? Amen? Yung driver na nagpasingit-singit, tapos yung driver ng taxi, sabi nung pasahero niya, nakita mo lalaking yun? Muntik na tayong mamatay? Habulin mo! Sabi ng driver, why would I do that? He doesn't know me. It's a thing. The people don't know you actually. Sometimes people will attack you even though they don't know you. And that's funny. Because they heard it from someone else. They believed that gossip, that reputation, that personality is actually you, but actually it is not you. So don't take it personally, because most of the time, people don't know you. When Jesus was tempted 40 days, after fasting, sabi ng Diablo, if you are the Son of God, kung ikaw ay anak ng Diyos, gawin mo nga tinapay itong mga batong ito. Kung ikaw ay anak ng Diyos, malungo nga sa bundok, that sabi ng Bible, ikaw ay sasaluhin ng mga anghel. Did Jesus say? It's a bit sarcastic. Satan knew who Jesus was. Alam ni Jesus, alam ng Diablo kung sino si Jesus eh. And yet this devil had the audacity to ask who Jesus was. It was tempting. Because Jesus was on a fasting. Hindi pinansin ng Diyos si Satanas. Because Jesus knew, whether I don't do that bread, whether I don't jump off the hill, I'm still who I am. I'm still God. Kahit hindi gawin yung mga pinapagawa mo, hindi nagbabago ang pagkatao. Maganda magkaroon din kayo ng ganong prinsipyo sa buhay. Amen. Whatever people tell you who you are, it should not change your own reputation. You should not change the way you see yourself. Because in the eyes of God, you are created in His image and likeness. You are valued. You are ikaw ay isang obra maestra. Ikaw ay isang masterpiece ng Panginoon. At walang sasabihin ang kapwa mo na dapat makapagpagiba, makapagpatalo sa iyong pagkatao. Palapakan natin ng Lord. Huwag mong ibahin ang iyong pagkatao because people insult you. It's not about me. It's about them. It's not about you. Wala kang problema. Sasabihin ka ganito, ganyan. Hayaan mo na. Kung sinasabing ganito, okay. Misa kasi pag naging pagtalo pa sa mga tao, wala namang ligo-ligo, sinasayang lang ang oras. Don't stoop down to their level. Hello? Mataas ang iyong lipad eh. Amen ba? Look at the billionaires and the ultra-rich. They don't care. Bill Gates said that, I don't read the news, I don't watch TV, simply because of them, I became rich, not because of them. And most of the time, mga kapatid, yung mga sinasabi ng mga taong negative, ang maganda dyan, minsan sumisikat ka pa lalo. Pinag-uusapan ka, ay di sumisikat ka, marami kang followers. Amen ba? Marami kang followers, maraming sumusunod sa'yo. Pinag-uusapan ka, ay, ano ba yung si Cecil Puana? Oo, ako nga. Naku, ano ba si Cecil Puana sa lukan namin? Hindi mo na kailangan mag-advertise na yun. May libre advertising ka. Sumisikat ka. Si Sister Linda, pinag-uusapan. Ikaw pala yung nagmamasahe. Oo, ako nga. Ako nga ang pinag... Oo, hindi sumisikat ka. Hindi mo na kailangan mag-advertise because simply because you are being promoted by negative people. Amen ba, mga kapatid? So, for example, mga kapatid, you know what? Recently, I learned this. Okay, kayo. I normally have this problem that when people talk, when I preach,
when I can see people magpapalit pa ng konti para hindi makita. Magtatago sa likod ng katabi na. Tapos may hawak. I normally get offended because I said to myself, look at these people. I prepared my sermon for a long time and for these people not to listen to my sermon, to my preaching is an offense. Nakaka-offend. Amen ba mga kapatid? But now I realize, Sister Elaine. Sister Elaine, ikaw ba yan? Yes. Para kumayan kasi ng konti. But now I realize, mga kapatid, when I see someone moving, going out to the toilet, or standing, magkita huwag naman kayo tumayo na kayo, ha? Okay lang yung brother man. Tawa naman. But as I said to mga kapatid, when someone is doing something, when I am presenting, I now have this kind of thinking na baka kaya nagka-text yung taong yun, hindi kaya mingintay talaga sa isang mahalagang tawag. Hindi kaya dapat nagkatrabaho siya, pero nag-decision siya na pumunta ng church at nag-iintay siya ng tao ng amin, hindi na niyang oras. Or yung tao ay baka naman talagang napadaan lang or may magandang gawin or ang ginagawa niya, tinitext niya ang kanya mga kaibigan na, alam mo, ganda-ganda ng sermon, I wish you were here. Diba? Hindi ko alam. Kasi ang madali kasi tayong mag-judge the conclusion that what they're doing is an offended, is offended to you, na dapat sana hindi naman, mali ang iniisip mo. Because most of the time, people think wrongly. Mali ang iniisip natin. Minsan akala natin ganun. Amen ba? So I learned to let people go and do what they want. Because at the end of the day, pagka nagkaroon ka ng ganong notion, ng ganong thinking na nag-uusap sila, baka, uy, ang ganda ng teaching ni Pastor. Amen ba? Nagpapasa sila ng mga pasa-pasa, ng mga papel. Nalalaman mo, hindi na pala utang niya. Maaari. Diba? Eh kasi pag diniman mo lang diniman na lagi makinig na makinig sa'yo, tapos hindi nakinig, masasaktan ka lang. Kaya magsalita ka na lang na magsalita. At galingan mo ang pagsasalita para nai-enjoy ang mga tao. Kasi natutulong sila, dalawa lang yan. Either inaantok talaga, galing sa panggabi. Kasi may mga tao panggabi, darong dadating sa church. Dating sila ng anong oras na? 7, pagkasa sila ng 8, dadaan ng church. Eh, matutulog na lang sila o magkatrabaho sila ng panggabi. So, pag may natutulog, hindi na ngayon ako nasasaktan. Pero huwag naman kayo matulog na matulog dito ngayon, ha? Amen, mga kapatid. Amen. Pero sinasabi ko, pero naunawa niyo sinasabi ko, di ba? That it's good to understand others why they are doing what they do. Unless you understand what they're doing na talaga hindi naman talaga nararapat, maybe that's the time you can tell them off or pwede kang magalit, pero very unlikely eh. Mararamdaman mo mga kapatid, kapag ikaw ay may ganung pananaw na hindi it's not about me, it's about them. Let them be. Release. Huwag mo nang hanapin palagi yung Bagamat hindi natin pinukundong yung pagtampalasan o pagbabasko sa atin, pero if they are doing what they are doing, let them. May number 8, yung kapalit mo si Mickey, naalala ko yun, mga 2000, si Brother Mickey nasa USA. Pag may umovertake sa kanya, Sister Pau, kahit nagmamadali kami, hahabulin talaga niya yung nag-o-overtake na yan. Lalo na kung nag-o-overtake, akala mo, hahabulin niya talaga yun, nahabot talaga niya. Wala sa pakalang kung sino sa kanya, hahabulin niya, hoy! Sino ka? Nagagalit siya. But that was before. But imagine you are going to be having this kind of argument all the time. When people don't know you, don't take it personally because it's not about you. Sorry, it's not about me. It's not about me. It's about them. It's about them. So why would I work? Alam pa natin na ito.
Di ba? Pag may ganyan ka pananaw na hindi yun, hindi naman talaga ikaw, eh nag-overtake, eh nagmamadali. Baka gusto lang makarating sa toilet. Hindi mo alam. Amen ba? Eh kung hinabon mo, nagagalit ka. O eh di ba ka makasagasa ka, maksidente ka. Ano na pala mo? Oo nga, nahuli mo siya, umovertake sa'yo. Nag-sorry lang siya, pero ikaw nang napahama. So learn to calm down. Huwag mo palaging isipin na ikaw ay namata, ikaw ay hindi iginagalang. Maaaring iginagalang ka, pero may mga karapatan din silang gawin ang dapat gawin. And you have to understand, mga kapatid, men are born selfish. Men are born selfish. Amen? Kahit yung mga kapatid mo, huwag mo hayaan, lagi ka tutulungan yan. Amen ba? Kasi men are born selfish. In fact, in the animal's kingdom, lahat yan. Floral kingdom, plant kingdom, animal kingdom, lahat yan selfish. Meron silang territorial. Meron silang terrain na dapat hindi ka makapasok. Otherwise, mag-aaway tayo. So you have to respect others. Number two. Amen? It's not about me. That's my number one. And number two, mga kapatid. Number two, are you ready? What if? What if it's about me? What if it's about me? What if kung talagang sinasabi ng mga tao talaga ay tama? Kasi minsan, most of the time, may mga pagkakataon talaga na tama ang sinasabi nila. Amen? But how not to take things personally? What if what they say is really true? And most of the time, sometimes there is truth into it. Amen? Mga kapatid, let me encourage you na kung kayo ay may mga kilala na mga ibang tao na dating ganon, dating ganyan, dating ganito, give them the benefit of the doubt to change. Sabi natin, change. Maaaring dati silang gano'n. Maaaring gano'n sila dati. But people change. People do change. That is their past. Kaya ang definition ng isang born again Christian, mga kapatid, in 2 Corinthians 5:17, anyone who belongs to Christ is a new person. The past is forgotten. Amen ba? Kaya pa nagkakasal si Bishop, magpapakasal sa Pilipinas kayo, magpakasal kayo sa main church natin, ang bongga ng kasal nyo. Amen. Libre. Walang bayad. Amen? Amen? Pero sinasabi mga kapatid ng Panginoon, the past is forgotten. Kaya kung may asawa kayong saksaka ng tamad, dati pa yon. Sabi mo sa kanya, asawa ko, mahal kita because you are changed. In the name of Jesus. Amen? Amen. Yung anak mo hindi nagbabago. Anak, naniniwala ako that God will change you in His time. Babaguhin ka ng Panginoon and you are going to be big and mighty in the land. Pagpapalain ka ng Panginoon, ikaw ay magiging ulo at hindi ka magiging butot. Ikaw ay magiging una at hindi ka magiging huli. You have to speak blessings to your children. Amen. Give them the opportunity to rise above your expectations. Kapag lagi mo sinabing ganun, hindi ka na magbabago, anak. Hindi ka lang sila magbabago. Pero pag sinabi mo sa anak mo, you know what, anak? I believe in you. You know what, anak? I can see that your future is going to be bright. You know what, anak? I can see that you're going to be a lawyer, a judge. I can see that you're going to be a governor. I can see that you are going to be mighty. I can see that you are in a very nice office. I can see that you're going to be big. Anak, please. Do everything. Study hard. Make your mommy proud. Kaya ang pangalan ng ating mga kabataan ay MYMP. Make your mommy proud. Allow others to change. Hayaan mo ang iba ay magbago. Hayaan mo sila magbago. Amen ba mga kapatid? Amen. So yung sinasabi nila, Sister Pau, ay totoo. But tell the others, tell people, I am no longer that person. That was my past. Hindi, kahapon ganun ka. Kahapon yun. Kanina yun. Parang nagda-diet, diba? Pag kumakain, bukas na lang ako magbabag mag-diet. Amen ba? Pabukas, bukas. Amen ba? Amen.
but allow people to change. If it is you, keep doing your best to improve. Prove them wrong. Prove them that you have changed, because you are the salt of the world. You are the light of the world. God is trusting in you to carry the whole content of the Bible, so that when you go out in the world, you carry the word of God and people will see the Bible in you. You don't have to tell them about John 3:16 that God loves them, because you are the manifestation, you are the representation, you are the ambassador of Christ. Amen. Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah. Sabi mo sa kanilang nagbabago na ako, and I'm on my way to journey. I'm on my journey to change. Ang pagbabago kasi hindi overnight. Huwag kang extra na extra. Alam ba, nag-aaral ka sa church na yun, 30 years ka na, hindi ka ba nagbabago? I am on my way. Ayun ba? Eh, kasi iba-iba naman ang level ng tao. Iba-iba ang level ng tao. Minsan, may mga tao grade 1 pala, pero pinakita ko sa YouTube na 9 years old pero professor na kaagad. Kasi talitalino niya. Pero 9 years old pala siya, professor ng tao sa kanya. Bakit? 9 years old. Meron naman tanda-tanda na, hindi ka marunong bumasa. Eh, ganun talaga ang buhay. At minsan, you have to learn how to adjust. Amen ba? Don't always think that people will match you, match your expectation. Amen ba? You have to improve your life, grow up. Sabi ko sa iyong katabi kapatid, grow up. Hindi go out, kasi sabi go out. Basta go out. Amen ba mga kapatid? What we're saying mga kapatid is grow up. Amen? So when people are saying something to us, and then there's something true into their words, tell yourself, I will grow up. I am on my way to change. The fact that I have accepted Jesus Christ as my Lord and Savior, I am on my way to change, and He changes me every morning. Amen? Bawa umaga, binabago ako ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon sa 1 Corinthians 13 verse 11, when I was a child, I spoke as a child. Nung ako'y bata, nagsasalita ako ng isang bata. Kaya mga batang kagaya ni Nika, pag gumaganyan, cute. Pero yung matatanda, pag gano'n ng pag-anoon, ako, acute na. Amen ba? Amen. Kaya sabi ni St. Pablo, nung ako'y bata, nagsasalita ako ng isang bata. Nakakaunawa ako na parang isang bata. I understand like a child. I thought as a child. Nag-iisip akong parang isang bata. But St. Paul also said, but when I became a man, amen, ngayon tayo matatanda na, huwag ka nang isip bata, huwag ka na nagpapabebe, hindi na bagay. Amen ba? Ang tanda-tanda na nagpapabebe pa, hindi na bagay. Ang sabi ni San Pablo, when I became a man, nandun na siya sa full stature ng buhay niya, lampas na ng minor de edad, mayor de edad na, amen, sabi ni San Pablo, I put away child things. Hindi na tayo childish. Amen ba? Amen. Yung mga kaunting bagay, mga kapatid, huwag mo nang papansinin. Never allow things to affect you. Amen ba? Now mga kapatid, can I have a piece of paper? Sino may papel dyan? Hindi papel, pera kapatid, pera. I need paper money. Sino may paper money? Never allow people to put you down. Thank you, son. Just think me. Thank you. Never allow people to put you down. People can trample you. People can spit on you. People can step on you. And people can drop on you. But this money doesn't lose its value. People can do everything about you. And the Bible is clear in John 10 that in this world you shall suffer tribulation. People will insult you in my name. But God said in the book of Matthew, blessed are those who are insulted, persecuted in my name. Rejoice and be glad. Because your reward is in heaven. Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah. Never lose your value. You are valuable in the eyes of God. Amen. Amen.
Huwag mong hayaang mawala ang iyong kalidad, ang iyong character simply because of what people are throwing at you. Ikaw ay isang obra maestra na ginawa ng ating Panginoon. Amen? Last but not the least, mga kapatid, how not to take things personally, you have to ignore the roar. Sabihin natin, ignore the roar. The lion. The Bible is clear on this, mga kapatid. In 1 Peter chapter 5, verse 8, the enemy is like a roaring lion. Ang ating kaaway ay parang isang leon. Umaatungal. Roar! That's a roar. Because Satan is looking for someone and something to devour. In 1 Peter chapter 5, verse 8, the enemy goes about as a roaring lion, seeking whom he may devour. Naghahanap ang isang leon ng masisira. Ang layunin ng isang leon ay maghanap ng masisira. The reason why the Bible is saying that if someone or somebody is the cause of the division of the church, that person comes not from God. Ang sino man nagiging dahilan na sanhi ng pagkakahiwalay ng isang iglesia hindi nagmula sa Diyos. Because that's the devil's character. To divide the brethren. Pag-away-away ng mga magkakapatid. Amen, mga kapatid? Yan ang ginagawa ng kaaway. The purpose of the lion's roar is to paralyze the enemy. There are bigger animals. The hippopotamus, the rhinoceros, the giraffe are bigger than the lion. But the lion is using the extra roar to paralyze, to intimidate, to scare other animals. And that's what the devil is doing unto us. Many Christians are defeated, living in a defeated life because of a wrong voice, the roar of a lion telling them, you are not gonna get well. Hindi ka na magkakabisa. Hindi mo na makikita ang Mr. Right, na kailang Mr. Right ka na, puro wrong pa rin. Hello! Parang pagkaganyan, tumatahimik kayo, ha? Amen? Because that's the wrong voice of the devil. Amen? Pag nakita mong medical report, mamamatay ka na. Kaya nung si Sister Che, ay nagpunta ng ospital. We were really praying for her. And maybe in her mind, when she was going to be operating room, the devil was telling her, you know what? Hindi ka na makakalabas ang buhay dito. Dami na nagka-COVID. Paglabas mo, magkaka-COVID ka. The devil is a liar! Sabihin natin sa ating salita, mga kapatid, ikaw sa tanas! Ay sumuwaling! Palakpakan natin ang Lord. The devil is a liar. Nothing, no word of the devil can defeat you because Jesus said in the book of John, in this world you shall suffer. Hindi pinadali, hindi pinaganda ng Diyos ang Biblia. Sinabi ng Panginoon, makakaranas sila ng mga pigati at mga dagot ng buhay. Pero sabi ng Panginoon, but take charge. Take heed. Be cheerful. I have overcome the world. Napagtagumpayan ko na ang buong daigdig. Amen? Palakpakan natin ang Lord. Walang gagawin ng kaaway na makakapagpagupo na sa'yo because the devil is a liar. In the same way, mga kapatid, ginagamitan tayo ng kaaway ng mga negative words. Amen? My dad had a stroke. Bishop had a stroke in the 1986. Nagpunta siya ng Saudi. He had a stroke. Half of his body was paralyzed. And I remember, we started the church in 1980, October 1980. So we are now 42 years in the ministry. And when my dad, Bishop, had a stroke, half of his body was paralyzed. And we know, mga kapatid, kapag ang isang stroke, ay na, ang isang tao na stroke, you know, nangyayari sa kanila, they walk like this. When he first wore, I could imagine, when he first wore his first bottle of Tagalog, the devil was telling him, you know what, why don't you wear that in your funeral? Bakit hindi mo nalang sunutin yung barong Tagalog mo sa libing mo, at least, masave mo? Hindi ka nagagaling. Lino, hindi ka nagagaling. Amen? You've got nothing now. Walang, may stroke ang gumaling. At wala pa akong alam na may stroke na gumaling. But you know what? He did not listen. He ignored the roar of the devil. He kept on serving God. Preaching the word of God to many places, even though he had a stroke, he had suffered stroke, he kept wearing the barong Tagalog and mightily, full of courage, preaching the word of God.
many years after, you can see Bishop now. He's walking like he's running now. Wala na siyang stroke. Wala na siyang sakit. He kept wearing his barong Tagalog. Imagine if he listened to that wrong voice. Imagine if he took it personally that I'm not going to get well. Amen. He would not have seen the international churches. He would not have seen every one of you. Hindi niya nakita ang mas malaking plano ng Diyos sa kanyang buhay na marami pang mga bansa ipaparating sa kanya, mga kapatid, at naniniwala ko. Kung paanong ginawa ng Panginoon kay Bishop na pinagaling, pinalaya, maraming mga sakit dito, mga kapatid, ang pagagalingin ng Panginoon. Amen. Maraming mga pangarap ang maaabot. Maraming mga lugar, bansa ang inyong mararating sa pangalan ni Jesus. You are going to go to different parts of the world and you will carry the word of God. Yung ipapangaral ninyo ang salita ng Diyos. Amen? Amen. You will tell the world that the God that I serve is a God of plan. Ang Diyos na pinagiling ko na po ay Diyos na mabuti, nagpapagaling, nagpapalaya, nagbibigay ng magandang buhay. Amen. Palapakan natin ang Lord. Hallelujah. Don't take it personally, mga kapatid. You have to ignore that roar. Nehemiah, mga kapatid, when Nehemiah, in the book of Nehemiah, he received a letter from the king of Syria. The king of Syria said on the letter, Nehemiah, aren't you going to surrender? You see, all of the kingdoms that we have been passed through, they were conquered by us, they were defeated by us, they gave up, they became our slaves now. Now you, Israel, you have to give up. You have to give up because, look, we are Syrians. We are mighty. Even your God, the king of Syria, mocked, ridiculed our God. The king of Syria said, even your God will not save you. Your God talked to us. Your God is with us. The reason why we succeeded. That's why it's be careful about associating success to being godly. Some people can be successful in the beginning, but just because they are successful doesn't mean that their success is from God. Some of the success of some people came from the devil. You know what Nehemiah did? He asked a prophet. He was so scared. Sabi niya, Prophet Isaiah, this is the letter of the king of Syria. What do I do? I'm scared. The prophet, the word of the prophet said this. Listen to this. Nehemiah, this is the word of the Lord. Ganda ng echo, no? Lord, Lord. Sabi ni prophet Isaiah, this is the word of the Lord. God is taking that allegation, that insult of the king personally. Pinersonal ng Diyos. Yung sinabi ng hari ng Assyria, pinersonal ng Diyos. God is taking it personally. Those insults against you, kaya mag-iigil ang kalaban nyo sa mga taga-Kilburn dito. Sabi mo sa Facebook mo, mag-ingat kayo! Amen ba? Hindi nyo kilala ang kalaban ninyo. Amen ba? Kasama ko ng Diyos, if God is for you, if God is for you, who can be against you? Para pala ng Lord. Hallelujah. Kung kasama ninyo ang Diyos, kung kasama ninyo ang Panginoon sa inyong mga laban, sino ang makakalaban sa iyo? No weapon forms against us, but proper. Walang mga armas na ginawa laban sa inyo. Sa akin ang magtatagumpay sapagkat suma sa inyo ang Panginoon. God took it personally. God took it personally, that insult from the king of Assyria. And the angel of the Lord came and killed 185,000 of the Assyrian army. The angel, just one angel of God, killed them all because God took it personally. Kaya mga kapatid, kapag may lumalaban sa inyo, calm down. Pag may mga naglilibak sa inyo, relax lang. Pag may mga nag-aapi sa inyo, may mga narinig na salita, sabi ko sa'yo, relax lang. Relax, take it easy, man. Sabi ko sa'yo, patabi ka balik, take it easy. Amen ba? Take it easy, mga kapatid.
Pag may narinig ka mga kapatid ng mga pangingisulto, take it easy. Huwag mong hayaang makasira ng iyong buong pagkatao ang kanilang mga ginagawa. Because ang gusto nilang gawin ay sirain ka. Amen ba? Kung sila ay sira, kaya to say to sa baby, messed up people can mess you up. Mr. Secretary, may lusulat niya sa iyong yung mga messed up people, maghahanap yan ng mga kasama. Yung mga talunan, yung mga luhaan, naku, may asosasyon yan dito sa UK. Luhaan Association. Abandonada Association. Amen ba? Huwag kayong sasama sa kanilang association because your association is with the living God. Amen? Mga masasaya, pinagpala, pinasagana ng Diyos. Pinagaling ng Panginoon, mga kapatid. Amen ba? Kaya dito sa Maranata, maraming mga naiinggit. Uy, ang naman si ganun, ang ganda-ganda ng suot, oh. Saka pupunta rin din, Linda, tawid kalsada mo lang ang pupuntahan mo, nakaayos ka pa. Pero alam mo, pupunta ka sa bahay ng Diyos. You are going to meet the King of Kings and the Lord of Lords. You are going to dress up as if you're going to the Royal Albert Hall. Amen? Pag napunta ka ng Royal Albert Hall, kaya ayos yun. Pwede yung LA Lakers lang. Amen ba? Kasi pupunta natin ang bahay ng Diyos. Amen? Amen. So, to conclude, mga kapatid, know your value. Amen. Relax lang. Pag may narinig kang nang-aapi, nang-kukutsa sa iyo, ano sabi ni Jesus, Sister Elaine? Ano nakapako si Jesus? People were mocking at him, insulting him, calling him names, kung talaga ikaw ay anak ng Diyos, bumaba ka nga dyan. Ano sabi ni Jesus? Ama, patawarin mo sila. Because they don't know what they are doing. Yung mga naninira sa'yo, hindi nila alam ang ginagawa nila. Amen ba? Amen. Kaya pag may nakarinig ka ng mga paninira, ng mga pang-iinsulto, don't take it personally because God can take it personally. Ano sabi ng Panginoon sa Elaine? The battle is mine! Akin ang paghihiganti! Ngunit ang tagumpay, your victory, the victory is yours. Sa'yo ang pagkatagumpay. Ibigay sa'yo ng Panginoon ang pagkatagumpay. May mga nang amin, nang loko sa'yo. May mga nang 1-2-3 sa'yo. Hayaan mo yan! Because dating panahon mga kapatid, nasa Diyos ang paghihiganti because the God that we serve is a God of justice. Amen. Ang Diyos ay Diyos ng kaarong hindi siya hapapayag na ikaw ay mapin sapagkat ikaw ay kanya. Pero hintay mo lang, sabi ng Panginoon, wait! Ipapakita ko sa iyo ang aking pagliligtas. Amen? Makikita mo ng iyong mga mata, ililigtas ang Panginoon, ibabalik sa iyo ng Panginoon ang mga nawala. Yung mga nanakaw, yung mga kalusog na nawala sa iyo, ibabalik sa iyo ng Panginoon yan. Amen? Para pangalagin ng Lord. Hallelujah! Amen, mga kapatid, tayong lahat ay tumayo. Amen? Salamat po, Panginoon. Panginoon, salamat po sapagkat tinuturuan mo kami maging relax. Tinuturuan mo po kami, Panginoon, na maging kalmado kapag nakakarinig kami ng mga pangalipusta, nakakarinig ng pangungutsa, pangmamata ng mga tao. Panginoon, sinabi mo po sa mga salita, Panginoon, na ikaw ang maghihiganti, ikaw ang lalaban, at huwag naming sirain ang aming mga mahalagang oras sa mga bagay na hindi mahalaga. What matters most, Panginoon, is we press on towards the goal. Keep running this race until the finish line. Keep running this race until Jesus comes again. Turuan mo ang iyong mga anak, Panginoon, na tumayo, hindi maapektuhan, Panginoon, sa sinasabi ng ibang tao. Sapagkat pinapahalagahan namin, Panginoon, ang pagkatawag mo sa amin na kami iyong pinili, mga anak mo, Panginoon. And whatever they say will not affect us. Whatever they say will not infect us. Whatever they say, Panginoon, ay lalong magpapatapang, magpapatibay, Panginoon, sa aming pananampalataya at paghawak sa iyo. Panginoon, sa mga problema, Panginoon, ay kami itatayo mo. Palalakasin mo, Panginoon. Huwag mong hayaang mabuwag. Sa mga sakit at karamdaman, huwag mo kayong hayaan, Panginoon, na matinag. Pagpalain mo ang iyong bayan, Panginoon, ang iyong lingkod, ang mga nakikinig sa online, ang mga nakikinig sa face-to-face, Panginoon, pagpalain mo po ang mga naririto ngayon at nakikinig, Panginoon, sa offline. Pagpalain mo sila, Panginoon. Bigyan mo sila, Panginoon, ng cool heart. Relax na puso, Panginoon. Sapagkat ang pakikipaglaban ay sa Diyos, hindi sa amin. Pagpalain mo kami, Panginoon, ibinabalik namin sa iyo lahat ng kapurian
ang lahat ng kalulatian sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Maraming salamat po, Pastor, sa napakagandang katuroan. Sige, tumuhon muna tayo, Pastor.